sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. UPHSD College of Law Administrative Officer and retired Judge Jesus Espado Maningas, nagbigay mo kayo o reaksyon patungkol sa bagong pagkakatalaga sa bagong Chief Justice ng Korte Suprema na si Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Ang kanyang opinion at salobin, alamin! Grading system sa UPHSD na base 40, ikinabit niya ng ilang mga estudyante. Depensa naman ng administrasyon ng universidad, tutukan! At sa balitang sports, UPHSD basketball team, makakapasok na bang muli sa Final Four na 88 season ng NCAA. Isa sa mga star players ng Altas basketball team, ating kakapanemin. UPHSD College of Law Administrative Officer and retired Judge Jesusa S. Prado Maningan, nagbigay opinion o mukay patungkol sa bagong pagkakatalaga bilang Chief Justice ng Korte Suprema na si Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon sa mga source, si Maria Lourdes Ponsalan Aranal Sereno ang kauna-unahang babae at pinakabatang naihalal bilang punong maestrado ng Korte Suprema. Ngunit marami nagsasabi na hindi niya kakayanin ang trabaho ito. Kung kaya makakapanayam natin ang Administrative Officer ng College of Law at retired judge na si Judge Jesusa S. Prado Maningas sa pagpapatrol ni Camille Minjola. Camille? Salamat, Jimmy! At ngayon ay makakapanayam natin si Judge Jesusa S. Prado Maningas. So, ma'am, ano pong masasabi niyo sa pagdalaga ng bagong Chief Justice ng Supreme Court na si Justice Maria Lourdes Sereno? Although I'm already a retired judge, I could only say this. Kung siya ay nakapasa ng JBC at siya ay na-appoint naman ng presidente, we have to respect the appointment. Let's give her the chance to prove her mettle. As early as now, we could not prejudge her official actuations. Her integrity, her competence, and her honesty or dedication to duty, hindi pa natin mahulaan yun. So as time goes by, let us observe. She might prove to be a very good Chief Justice, or she might fail along the way. So only God knows. But nowadays, I could already imagine the Chief Justice trying her very best to bring out or to implement the needed reforms in the judiciary. I just don't know if the other associate justices would cooperate with her or not. Well, anyway, the Chief Justice has only one vote in every decision of the Supreme Court. So, malaya naman ang mga associate justices kung ano ang iboboto nila sa mga decisions, whether to concur with her or to dissent, to give their respective dissenting opinions. So, yun lang ang masabi ko. Let us respect the choice of the president and give her the chance na she can administer justice to the best of her ability. Who knows? Kauna-unahang babae yan eh, no? Thank you. Thank you, ma'am. At balik sa'yo, Jimmy. Salamat, Camille. Para sa ikalawang balita, grading system na base 40 sa UPHSD ikinadismaya ng ilang mga estudyante. Ayon sa ilang source, karamihan sa mga estudyante ang nagre-reklamo o nagpo-protesta upos sa base 40 na grading system na ipinatupad na nasabi ng universidad. Kung kaya't ating kakapanayam si Dinchon Akabatay na Dean ng Radiologic Technology sa pagpapatuloy ni Lorraine Velasquez. Lorraine? Maraming salamat, Miss Jessie. Atin ngayon mga kapanayam si Miss Dinchon Akabatay. Ma'am, tara lang po namin kung agree po pa kayo sa reading system po na base 40 na ating university. Magandang katanungan yan.
Ang base 40 na in-implement ng ating university ay composed sa mga board courses lang. Ano yung mga board courses na ito? Ito yung mga